So last video, ginawa natin itong malupitang iron factory. Pero tingnan mo naman ang ginawa niya sa tools natin. Kaya in today's video, gagawa ako ng villager trading hall para sa malupitang enchants. Pero para makagawa ng trading hall, need muna natin makagawa ng villager breeder. So ano pa iniintay natin? Alright, so ito na po ang ating villager breeder. And so, ang kung paano ito nag-work is dito may dalawang villagers. Kada magpa-farm siya ng carrot is scientifically magbe-breed sila. And then, yung baby villagers pupunta dito sa mahigaan, mahuhulog siya dito, and dito siya pupunta para lumaki. And yung ating system dito sa may railing is may villager dyan. Pag pinindot natin to, yung villager ay mapupunta sa minecart. So, ngayon, ang kulang na lang natin gawin is maglagay ng dalawang villager dito sa loob. So, gawin lang natin yung same technique na ginamit natin para sa ating iron factory. Okay, ito na ang ating pangalawang villager. So, yan. So, nilagay ko muna ito, sila sa boat kasi ay para mapakita ko sa'yo is mapupunta sila diretso doon. So, pag sinira ko to, ay pupunta sila diretso doon sa loob ng villager breeder. Yan. Oh, saan kayo pupunta? Tulak na lang natin sila para mas madali. Aba, tulak. Bakit ayaw mahulog? Aba, you're ano ah? Hirap. Ano, hingit na lang kita ha? Aba, ayaw talaga. Sige, tulak na lang kita. And para i-jump start natin yung pagbabreed nila is magpa-farm muna ako ng carrots dito. Bakit may iron golem dyan? I think need nila ng 8 stacks of carrots or potatoes. So, buti lang marami tayong mga plant dito. Okay, hopefully enough carrots and potatoes na yan. So, sequencing naman is ngayon nireplant ko na sila lahat. So, kita dito, bigyan natin sila lahat para magbabreed sila. And actually, ay villagers is magbabreed sila 2 times a day. So, wow! Naglagay ako bintana dito eh para makita ko. Yan, ma'am and sir. Nag-breed lang po kayo dyan. Ayun, may baby na. And then, makikita natin yung baby villager pumunta doon. Maya-maya ata. Ayun, pupunta na yung baby villager. And makikita natin siya dito. Nasaan yung baby? So, nakalimutan ko yung mention is para tumaas yung villager is kailangan niya muna lumaki. So, mga 20 minutes siguro lalaki na yan. And pupunta siya dito sa surface. So, habang yan ay nandiyan, gagawin na natin yung ating villager trading hall. But, need ko ng spruce wood. Pero, hindi ko alam kung meron na ba ako natirang spruce wood eh. Ayun, wala! So, pag-guess plant muna tayo ng ating spruce sapling dito. Hindi ko talaga alam bakit may iron golem dito. Ayan, so, intayin natin yung mag-grow muna. Alright, so, ayun na nga po is grown na yung ating mga spruce trees. Pero tingnan mo naman ang ating axe. Naubo ba, sira na? Gawa na lang tayo ng iron axe para madalian. So, ayan na po lahat ng ating spruce log. As you can see naman, is minina ko lahat ng spruce puno. At, uy, lumaki na yung mga baby villager natin. So, ayan. So, check na natin kung baka may meron pa. Ayun, meron pa. So, hintayin natin siya lumaki rin. Okay, para sa trading hall na to is kailangan natin ng stone, cobblestone, at need natin ng... Nasaan yung mga andesite ko? Naubos ba mga andesite ko? Ayun, naubos pala mga andesite ko. Ayan, okay na ata yung andesite na yan. Alright, so andesite done. Okay, and then need natin ng mga stone slab. So, okay na yan. Itong stone brick wall is need natin yan. So, gawa tayo ng mga fences. Pati rin kailangan natin ng fence gate. Okay, fence gate need natin ay mga ganyan siguro. Okay na. And then need natin gumawa ng spruce fence gate. So, sakto meron tayong spruce dito. Okay, I think nandito na lahat. Bigyan ko na lang kayo ng malupitang timelapse. Alright, so ayan na po ang finished product ng ating trading hall. So as you can see, is magandang maganda siya. So ang kulang na lang talaga is yung mga villagers na ilalagay natin sa loob. At siguro ang unahin ko is yung weaponsmith, toolsmith, pati armorer. Kasi ayun yung mga bagay na kailangan muna natin. So need natin gumawa ng blast furnace, ng smithing table, pati ng grindstone. So paano ba gawin yun? Yan po, smithing table. So grindstone. Paano ba gawin grindstone? Grindstone is kaya natin stone slab and then two sticks. So madali.
mali lang. Grindstone, then bam, Blast Furnace. Oh, tatlo na yung ground villagers natin dito. Nilalagay natin siya dito sa gitna. At yung aking design is parang ganito. And then, nalagay natin siya dito. Okay, kulang pala ako ng pwesto. Ayan, and nagagawa tayo ng butas. Ngayon, saktong-sakto is meron na tayong tatlong villagers. So, pwede ko pakita sa inyo kung paano to nag-work. So, pag pinindot ko yung button, ayun, o, oh, diba? Sabi ko sa inyo, nagana to eh. So, na may villager tayo dito. And I think pwede natin siya tulak. Ayan, pwede natin siya tulak. Tulak natin siya palapit doon. Okay, idol, tulak lang kita doon sa my trading hall natin. Okay, ngayon, pag in theory, pag sinira ko tong minecart is diretso na siya pupunta doon at hindi dito. Okay, ayan, so pumili ka isa dyan. Wow, ito po yung pintuan. And dun ka. Oh, sige, try mo pumasok. Sige, yun lang, tatanggalin kito. At pinili niya ang blast furnace. Okay, pasok ka dyan. And pag sinarado natin to, hindi na siya makakalabas. So, ngayon is labas tayo sa pa. Okay, and now tulak natin siya. Pinili mo yung yan. So, punta ka sa butas. Ayan, okay, goods. Ayan. Malapit na. Okay, pasok ito sa butas, pre. Yan, okay, finally, meron na tayong armor. Wow, ang mahal ng trades mo, ha? Weaponsmith, pati toolsmith. Kung ngayon gagawa ko ng mga lectern, so, ilang bookshelf ang magagawa natin? Ah, apat, okay? So, ibig sabihin, apat na lectern ang magagawa natin. So, lagay na natin siya sa ating trading hall. Okay, gawa tayo ng diamond axe. Kasi para din na siya masira agad. Okay, so need natin ng 5 villagers. And ilan na ba nandito? 2. Pero ilan yung babies? So, meron isa. Kunin natin mga villagers dito. Punta doon. 1 hour later. Okay, so wala nang grown up na villagers. At merong wala rin babies. So wala na tayong manalagay na villagers dito. So ngayon is siguro i-upgrade ko na lang sa next episode. Kaya dito ko muna siya tatapusin. Kaya sana makita kayo sa next my hardcore episode. Bye!